Good afternoon, everyone. Welcome back to my channel. This is me, Flor. At saka, ngayong araw na ito ay gagawa ako ng biko. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako gagawa ng biko sa aking pamamaraan. Ito nga pala yung mga sangkap para sa paggawa ng biko. 1 cup ng glutinous rice na black or purple, 2 cups ng white glutinous rice. At saka pala, ipaalala ko sa inyo kasi mas naiiba yung white at saka sa black. Ang black kasi is medyo matigas kaya kailangan nating ibabad. Kanina nagbabad na ako ng isang baso na black rice. Hindi ko na naipakita sa inyo pero binabad ko siya ng isang oras para as in maging malambot siya ang black rice. Kasi mas matigas siya sa puti kumpara sa puti. 2 can ng coconut milk. Ilang grams to? 370 grams na coconut milk. Coconut milk, yung kakanggata na to siya. At saka, white sugar. Nagdepende na sa, brown sugar. Nagdepende na sa inyo kung gaano ka dami ang ilalagay nyo. Or medyo mas gusto nyo sobra ang tamis. Nasa sa inyo kung ubusin nyo tong half kilo. Pero para sa akin, mga 3/4 siguro ang gagamitin ko nito. Sabayan nyo ako kung paano ako gagawa ng biko. Ipapakita ko sa inyo. At sa ngayon, ito na pala yung sinalang kong 3 cups lahat na glutinous rice. Yan siya. Hintayin lang natin siyang maluto. Saka tayo gagawa ng latik niya. Paano gawin yung sauce ng biko? Ayan, malapit na siyang maluto. Ang malagkit na bigas, niluluto lang natin siya kagaya sa pagluto ng bigas. Okay, babalikan lang natin hanggat sa maluto na ang malagkit. Magagawa na po tayo ng sauce para sa biko. Yung 2. Sisindihan lang natin. Hayaan lang muna natin na kumulo yung gata. Saka natin ilagay yung asukal. Ayan, kumulo na yung gata. Kumukulo na yung ano natin, yung gata ng niyog. Sa amin kasi, pag nagluluto kami ng biko, is naglalagay kami ng yung tinatawag namin sa Bisaya is yung anis or yung luya. Nilalagyan namin para sa medyo may ano siya. Lalagyan namin ng luya. Habang pinapakulo yung niyog, kasama na yung luya. Nagbibigay siya ng bango. Kasi kung may anis, or anong tinatawag yan sa Tagalog, yung anis. Hindi ko alam kung anis pa ba yan ang tawag doon. Yung maliliit na, ano, yung parang butil ng palay. Yung bigas na hindi pa parang ganun ba ang itsura? Yung bigas na hindi pa siya nagiling talaga, yung bigas na hindi pa siya natanggalan ng ano, yung bagong harvest.
sa palay. Yan. Kaso lang, iba lang siya ang korte, yung maliliit na medyo may kulay siya. Yun, yun siya ang anis. Iwan ko kung anong tawag sa Tagalog yan. Yan, hayaan nyo lang ng kumulo at mix lang ng mix. Ganito ako pag gumagawa ng biko. Hindi ko sinasabay yung asukal. Inihintay ko munang kumulo ng mga 20 minutes or 15 minutes ang gata. Kasi yan ang technique din para hindi madaling mapanis yung biko nyo. Yung lutuin masyado yung gata nyo. Yan ang nagdala ng sikreto para hindi madaling mapanis yung biko. Na medyo mag ano yung mag ano yung ano niya yung mag ano yung labas yung mantika kumbaga. Medyo maglabas konti hanggat sa mag ano na yung itsura ng niyog. Napapansin niyo yung mga ganito? Yan siya. Kailangan siyang talagang ikutin ng pagkahalo. Hanggat sa mawala na yung ganyang buo-buo ng niyog. Mix lang tayo ng mix. Ito lang ang paraan ko or proseso ko ng paggawa ko ng biko. Yan. Ganito nagluluto si Mama, kaya ito din ang sinusunod kong pagluluto ng biko. Ito ang nakikita ko pag nagluluto si Mama. Hindi sinasabay yung asukal. Yung isang ano lang, yung kulo ng niyog. Ang iba is nilalagay ka agad nila yung asukal. Sa amin hindi ka agad kasi nila pinapalabas namin kumbaga yung ano yung sa Bisaya na tinatawag yung maglana na yung ano niya. Yung medyo may magmantika na sa gilid. Saka namin ilalagay yung asukal kasi yan ang technique para hindi siya madaling masira ang biko nyo. Mas meron pa din doon na gusto nyo gawin na may kasamang latik. Maganda yon. Yun ang pinaka ano din na isang paraan din yun na para hindi madaling masira yung biko nyo. Yung ano na yung mantika na yung niyog sa kanyo ilagay or maglabas na yung buo-buo ng niyog nyo. Yun na yung tinatawag na latik. Yung may medyo mag-brown na tapos yung uwil na lang talaga ang natitira, saka nyo pa ilalagay yung asukal. Yun din isang paraan na para hindi maging madaling masira yung biko. Pero sa akin, ayaw ko yung may latik. Ito ang ginagawa ko. Latik sa Tagalog, yung buo-buo, yung ilagay sa ibabaw, yan ang latik na tawag doon. Sa amin din, iba ang latik kasi walang latik na buo-buo. Yung latik na may kasabay na asukal. Parang sauce na niya. Naglalagay, ano.
Yan. Mix lang tayo ng mix. Yan, medyo malapot na yung nyo. Yun ang time na ilalagay natin yung asukal. Ganito na siya pagkalapot. Pwede na siyang ilagay yung asukal. Half is hindi ko inubos. May natira siya na. May natira. Mix lang natin. Mas maganda na gawin para sa biko is yung mas kubado na asukal. Kaso, meron akong nakita pero ayaw ko yun. Mas gusto ko yung brown gawin ko. Kasi namahalan ako noon kaya. Yan, i-mix lang natin hanggat sa maghalo yung asukal. Kusama mo siya kasi baka madagdagan pa siya. Hindi. Hindi yan siya malalasahan mo na matamis kung mainit. Kasi ang isang kilo mo is dapat isang kalahating kilo ng asukal ang gawin mo. Hintayin lang natin siyang mag hintayin lang natin siyang kulo. Pagkakulo, sa pagkakulo, huwag nyo na siyang iwan na hindi mo siya minimix. Ayan, kumulo na yung ginagawa nating sauce ng biko. Haluin lang ng haluin para hindi siya magdikit. Kailangan mo siyang haluin hanggat sa maging sticky na yung sauce nyo. Halo lang ng halo. Hanggat sa mag sticky na na. Pwede na nga yun siyang ano, pangpalaman sa tinapay, yung ganun na style, yung ganun na pagka-sticky siya. Ayan, this time, medyo malapot na siya konti. Mix niyo lang ng i-mix. Thank you.
Huwag nyo masyadong lakasan yung apoy nyo kasi baka masunog yung sa gilid-gilid ng ano. Basta haluin lang ng haluin. Halo ng halo, halo ng halo. Hanggat sa... na natin yung inalang na natin ng apoy. Sa inyo na yan kung gusto nyo may latik o yung walang latik. Ito yung tatlong cups ng malagkit. Yan eh, paghalo nyo lang. Hanggat sa maghalo. Bigas ko is may kasama na ang tutong ayun yung malagkit ko. Yan, this time na-mix ko na lahat, na-mix ko na sila lahat. Antayin lang natin mag-absorb yung lasa ng ginawa nating sauce sa ano malagkit. Mga 5 minutes bago or nagdepende sa inyo kung gusto niyo habaan yung pagka ano niya. Yung gusto niyo talagang mag-absorb, maghalo yung ano niya, yung sauce niya sa malagkit. Gusto niyo 20 minutes, 25 minutes or gusto niyo may tutong-tutong konti. Nasa sa inyo yan. Pero sa akin, hahayaan ko muna yan siyang magtutong konti bago ko siya ilipat sa lagayan namin. Or it's up to you kung ilipat nyo or hayaan nyo lang sa pinaglutuan ninyo. Yan. Huwag nyong lakasan ng apoy. Nasa mahinang apoy lang mga kapalalabs. And antayin lang natin medyo siya mag-dry konti or maghalo yung mag-absorb yung lasa niya sa malagkit. Babalikan ko kayo mga palalabs. Ayan, takpan lang natin palalabs para at least mag-absorb yung lasa ng biko. At ito na po ang ating biko. Our biko is done. Yan ang kulay ng biko ko dahil sa asukal at saka yung pinaghalo ko yung purple at saka yung white. Hindi white sugar ang gamit ko. Kaya kung titingnan nyo siya, is iba ang kulay. Pero pag i-focus mo, purple pa rin. Yan. Yan na po ang biko ko. Sana'y nagustuhan nyo ang aking pagluluto ng biko. Sana i-like nyo po at share yung video ko ay yung
video kong ito, mga palalabs, sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe and like and share and click also the bell notification so that updated kayo sa aking mga video. Bye bye, salamat sa panonood. See you in my next YouTube video, see you in my next video. Salamat and God bless us all.